bumilis ako dahil sa saddle. I don't think so. Tal mga ka-YouTube, I hope you're having a good day, you know? Sa video na to, mag-unbox tayo ng bago kong bili sa Shoppee for my mountain bike. Hindi na ako magpapaligo-ligo pa, open na natin. There it is, guys. Wow. To be honest talaga, pinili ko tong saddle na to dahil sa itsura, dahil sa looks. Ang ganda. Ang pogi. Wow. Sa likod. From brand TOSEEK or TOSEEK. Ayan, guys. Super pogi para sa akin, ha. Iba-iba naman kasi tayo ng taste. Diba? Pero para sa akin, ang pogi talaga nito. Yan yung main reason kung bakit ko to binili actually. So ito, plastic pa rin siya. And then, ito, yung parang leather niya, no? Pero hindi naman talaga ito leather. This is leather. Plastic here. And then tuloy-tuloy hanggang dito. Sa ibaba na niya, plastic. Wala kang makitang staples dito. Napaka-simple ng design, no? Minimalistic siya. And then yung kulay niya is dalawa lang, is itong black tsaka itong silver. Panalong-panalo, guys, para sa akin sa itsura, ha. Hindi ako nagsisisi at ito ang pinili kong saddle. Price-wise, nung binili ko to, para naka-sale yata. Ito yung price niya, 976. Chinek ko ngayon, yung price niya is tumaas na, guys. 1265 na siya. So, abang-abang na uli sa sale para makuha nyo uli sa mas mababang presyo. So, yan nga siya. Some more pictures, ayan. Pero dito talaga ako in love sa picture niyan. So, tomorrow, ikakabit ko na siya sa bike. At masusubukan natin sa ride. Meron akong 35 kilometers ride bukas. Dun, magkakaalaman na kung kamusang effect na sa puwet ko. Kung masakit ba sa puwet, or average lang, o talagang significantly mas comfortable siya dun sa stock seat ko, sa Merida bike ko. Naka-stock seat pa kasi yun from Merida, eh. Pero optimistic ako sa saddle na to. Abangan natin bukas. Feedback ko kayo, ano yung feeling ko.
Okay, ito na nga guys. It's been one day since nakuha ko itong saddle at nakapag-ride na ako kanina. Around 34 kilometers yung ride na nagawa ko kanina with this saddle. Ito yung ride ko, no? 34.7 kilometers. And alam ko na tatanungin nyo, kamusta ang feeling sa puwet? At diretsuhin kong sasabihin, compared sa stock saddle ko from Merida, tsaka dito naman sa TOSEEK saddle, no? Wala akong nakitang additional comfort na dala nitong saddle na to. Gusto ko mong sabihin na sana mas masarap, no? Pero honestly talaga, wala eh. Parang same lang yung feeling eh. With this Merida stock saddle. Okay na rin. At least hindi siya masakit sa puwet. Kasi parang downgrade naman yun sa comfort level if mas masakit to sa puwet kumpara dito sa stock saddle ko. Talaga magdadalawang isip ako nun, baka ibalik ko na lang nga itong Merida. Pero since kanina, sa first ride ko, okay naman yung comfort niya. Hindi ako na-bother. Nag-expect nga lang ako na sana mas masarap siya sa puwet. Pero hindi talaga eh. Hindi ko masabing mas masarap siya sa puwet eh. Same na same lang yung feeling ko kanina during the ride. Hindi ako nakaramdam ng much comfy feeling sa puwitan. Okay? Yung height nito, no? Guys, mula sa seat post papunta rito, mas mababa siya compared dito sa Merida. From here, seat post hanggang dito, no? So, nag-adjust ako kanina. Siguro, almost 1 centimeter yung in-adjust ko kanina eh. Para lang makuha ko yung saddle height ko, yung correct saddle height ko. At nabawi naman with 1 centimeter height increase sa seat post. Oh yeah, yung setback. Same na same lang yung pag-setup ko, no? So let's say, dito ko nilagay yung seat post dun sa Merida ko. Dito ko rin nilagay sa TOSEEK. And same na same lang yung feeling ko. Hindi ko kailangang ilapit yung puwet ko, ilay yung puwet ko. Same na same lang po yung naging effect niya during the ride ko. Banda dito po sa gitna. Itong type ng leatherette niya, makapit sa short pants ko. Talagang pag nakalapat na yung puwet ko dito, kailangan kong tumayo para i-atras ko or i-abante yung puwet ko, no? Kasi kumakapit dito, hindi siya basta-basta nag-slide. Di katulad nitong sa Merida. So, yung type ng leatherette niya is talagang madulas, no? Konting galaw ko lang sa puwet ko, palikod, mag-slide lang siya. Or paharap, mag-slide lang din ako. Maliit na issue lang naman. Hindi naman siya biggie issue, guys. Yun. Yung kanina, nung niride ko to, before the ride, inihimas-himas ko banda rito. Here. Kasi mararamdaman niyo itong plastic na to eh. Ito dito. Bago sa part na itong leather. Here. And medyo worried ako kasi sabi ko, wow. Parang kumikis-kis yung palad ko ah. Dito. Sa side na to. Pero nung nag-ride na ako, wala. Walang effect. Talagang wala to, guys. Hindi nyo mararamdaman to during the ride. So, no worries for this one, ha? Okay? Yun. Also, again, take note. During the ride, naka-gel padded shorts po ako. Ayan po yung laging suot ko pag nagbabike ako. Same thing din, nung dito ako sa Merida, parati rin po ako naka-gel padded shorts. Isa sa pinaka-obvious na difference nung stock Merida saddle ko at saka itong TOSEEK saddle is yung haba nila, guys, no? Check nyo. Ayan. Sa sukat ko, this is 1.7 inches eh. Mas maiksi itong TOSEEK ng 1.7 inches compared dito sa Merida stock saddle. Kanina, nung nag-ride ako, hindi ako naapektuhan sa iksi nitong saddle na to. Which is a good thing. Kinabahan din ako actually eh. Sabi ko, ano kaya yung possible effect? Kasi mas maiksi talaga siya eh. Kitang-kita eh. Pero, pansinin nyo ah, parang turn na pwedeng gamitin dito. Ito, tawagin ko na lang itong wings, no? Wings niya, no? Halos magkaparehas kasi yung paglapad ng wings nila eh. Nung sa Merida. Here, okay? Halos parehas sila eh. Yan. Dito sa kabila, oh. Diba? Halos parehas. Or parehas na parehas. So, basically, although mas maiksi siya dito, no? Ang upo ng puwet ko dito, sa banda dito, sa may wings area, parehas pa rin. So, yung effect ng pag-iksi niya, hindi ko talaga napansin during the ride kanina.
mas focus ako kanina sa pakikiramdam kung mas comfortable ba siya, mas comfy ba siya compared dito. Yun yung focus ko kanina. So for the guys na nag-iisip na maiksi masyado, don't worry guys. Sa experience ko, hindi naman talaga siya issue. So okay guys, in closing, i-re-recommend ko ba itong TOSEEK saddle para sa kapwa bikers ko? Ang sagot ko is a big yes. Okay? Kailangan pa naman siya guys. Hindi kayo magsisisi if ever kukunin nyo itong bike saddle na to. Medyo may kamahalan na siya compared sa other budget saddles, pero sulit naman. Sa forma pa lang, talaga mukhang mamahalin siya. So aside from sa maporma siya, ano, consider nyo rin yung weight ng item na to. Itong saddle na to, grabe. 178 grams only guys. Compared dito sa Merida ko na 312 something grams. So ang laki ng difference niya, no? Halos what? Almost double yung weight savings niyo dito. So panalo, no? Bang for the buck, ika nga. So go ahead guys. Huwag magdalawang isip in buying this saddle. I highly recommend it. Hopefully after 3 months magkakaroon tayo ng long-term review ng saddle na to, no? Para makita natin kung anong performance niya. Mas mamugbog siya sa ride every weekend, every day, sa ulan, sa putek, no? Makikita natin yung effect sa kanya. So that's it guys para sa video na to, no? Salamat sa pakikinig sa akin at that's it. See you sa susunod na video. So surprisingly guys, no? During the ride kanina, hindi ko maintindihan kung bakit, mas mabilis po ako kanina sa mga segments na nadaanan ko. So bumilis ako dahil sa saddle? I don't think so. Siguro kanina natulungan ako ng tailwind guys. Kaya mas mabilis ako sa segment ko. Okay?